Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang magatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, January 19, ang ating tatalakayin ay ang Taguig Implements Malasakit Approach to Vaccination Checkpoints, Violations Report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Taguig. Taguig implements malasakit approach to vaccination checkpoints. Taguig City ordered the setup of vaccination registration booths and the deployment of shuttle vehicles to vaccination checkpoints across the city. The program is initiated to ensure that residents who want to get vaccinated can have easier access to inoculation. On the first day of the implementation on January 7, around 450 unvaccinated individuals who were flagged at checkpoints and wanted to get inoculated were brought to the city's vaccination hubs where they got their first jabs of the COVID-19 vaccine. The city also implements the exemptions for those who are unvaccinated that they may still travel but are limited to buying of essential goods, as well as those persons whose medical conditions prevent them from being inoculated. Taguig City Mayor Lino Cayetano extended his gratitude to the Department of Interior and Local Government and DILG Secretary Eduardo Año as the national agency expressed its intent in replicating the initiative of the city in other parts of Metro Manila. Taguig City vows to continue such initiative to curb the spread of the virus and further provide protection to its residents and workers. Violations Report. Narito ang violations report as of January 18, 2022. COVID-19 case update. Nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of January 18, 2022. Vaccination update. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of January 18, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose, at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Mariing hinihikayat ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magbabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas ay maaari nang magpa-schedule para sa vaccination gamit ang Trace. Samantala, maaari nang irehistro sa Trace ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang habang naghihintay pa ng hudiyat kung kailan sisimulan ang rollout. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City, at sa Twitter at I Love Taguig 1. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Taguig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Palaging magsuot ng tamang face mask at kung kinakailangan, magsuot din ng face shield. Panatilihin ang isang metrong physical distancing, maghugas at mag-disinfect ng kamay at iwasan sa mga matataong lugar. Ang Taguig-Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahanan ng Taguig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating Taguig Registry for Access and Citizen Engagement o Trace. Pumunta lamang sa trace.taguig.gov.ph, mga Trace kiosk sa inyong barangay
o sa pamamagitan ng house-to-house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.taguiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 3 o GCQ at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.